Magandang araw mga bata, kumusta kayo? Sa ating pagsisimula, tayo muna ay sandaling manalangin. Kamay ay ititiklop, ulo ay iyuyuko, mata ay ipipikit, at tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na ipinagkaloob niyo sa amin. Patuloy niyo po kaming gabayan at buksan ang aming puso't isipan sa amin pong mga maririnig at masasaksihan ngayong araw. Ito po ang aming panalangin sa pangalan mo, Jesus. Amen. Noong mga nakaraang talakayin, ang ating pinag-usapan ay patungkol sa mga Israelita at ang lupang ipinangako sa kanila ng Diyos. Sa pinakahuling kwento natin noong Saturday, nakilala natin si Joshua na siyang pumalit kay Moses sa pangungunan sa mga Israelita. At nakita natin kung paano sinamahan ng Diyos ang kanyang bayan. Pinatawid niya sila sa ilog Jordan. Nag-camp sila sa paligid ng Canaan at kasabay nito ang pangangalaga rin nila sa 10 utos ng Diyos at sa simbolo nitong 2 mga malalaking bato. Dahil sa pakikinig nila sa utos ng Diyos sa kanila, patungo sa ipinangakong lupa, ay napagtagumpayan nila lahat ng pagsubok na kanilang kinaharap papunta rito. Ngayong Sabado naman, ay magsisimula tayo ng panibagong aralin patungkol sa mga batang nagmamahal sa Diyos o children who love the Lord from the Bible. At ngayon ay may makikilala tayong character sa ating story. Kung sino siya ay ating alamin sa story na ating panonoorin. Kaya makinig ng mabuti at tandaan ang mga mahalagang detalye ng story, okay? Kung ready na kayo, pakita nga ako ng thumbs up. Ayan, mukhang ready na nga tayong lahat. Kaya tara! The man whom God had chosen to rule as king over Israel had disobeyed God's commandments, which displeased the Lord. God had rejected Saul as king, and he had found someone else to fill the role. God spoke to his prophet Samuel and told him to go to Jesse of Bethlehem because God had chosen one of his sons to be the next king. But Samuel said, "How can I go? If Saul hears about it, he will kill me." The Lord said, "Take a cow with you and say, 'I have come to sacrifice to the Lord.' Invite Jesse and his sons to the sacrifice, and I will show you which of his sons to anoint as the new king." Samuel set out for Bethlehem, and when he arrived there, the town's elders met him. Fearful of the reason for Samuel's visit, they asked him, "Do you come in peace?" Samuel replied, "Yes, I have come to sacrifice to the Lord. Consecrate yourselves and come to the sacrifice with me." Then he dedicated Jesse and his sons to the Lord and invited them to the sacrifice. When they arrived, Samuel saw Jesse's son Eliab and thought, "Surely this is the man the Lord sent me to anoint as the king." But the Lord said to Samuel, "Do not consider his appearance. I do not look at people based on outward appearance. I look at the heart." Jesse called 7 of his sons to pass in front of Samuel, and each time Samuel said that this was not the son God had chosen. Samuel asked Jesse, "Are these all of your sons?" Jesse replied that his youngest son was out tending the sheep. Samuel said, "Send for him. We will not sit down until he arrives." Jesse sent for his youngest son, David, and had him brought before Samuel. He was glowing with health and had a fine appearance and handsome features. Then the Lord said to Samuel, "Rise and anoint him. This is the one." So Samuel took the horn of oil and anointed him in the presence of his brothers. And from that day on, the Spirit of the Lord came powerfully upon David. Samuel then left and went to Ramah. Sa ating story, nakita natin kung paano pinili ng Diyos si David bilang hahaliling hari kay Haring Saul. Noong unang makita ni Samuel ang mga anak ni Jesse, akala niya ang pinili ng Diyos
ay yung mga anak ni Jesse na malalaki ang katawan at matitikas. Pero sabi ng Diyos, hindi siya tumitingin sa panlabas na anyo, kagaya ng pagtingin ng mga tao, kundi tumitingin siya sa kanilang mga puso. At dahil dito, binasbasa ni Prophet Samuel si David bilang susunod na hari, at ang mga sumunod na pangyayari ay nagpakita na ng katapatan ng Diyos sa buhay ni David at sa kanyang pangunguna sa Israel. Ayan mga bata, ang ating story of the day ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, kundi sa ating mga puso. Kaya tayo rin, kung tayo man ay gagawa ng mabuti sa ating mga kapwa, o di kaya ay makikipagkaibigan sa iba, hindi natin dapat na gawing pamantayan o basehan ang kanilang panlabas na itsura, kundi tingnan ang kabutihan ng kanilang loob. Marami tayong matututunan sa ganitong pagbabase ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa. Malawak ito at alam natin na tanggap niya tayo sa kung ano tayo at tayo ay patuloy niyang ginagabayan para mas mapabuti pa. Ito ang mensahe sa atin ngayon mga bata. Patuloy natin itong alalahanin at isabuhay sa ating pang-araw-araw na gawain. Tayo ay manalangin. Kamay ay ititiklop, ulay iyuko, mata ay ipipikit at tayo manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa napakagandang mensahe na aming natanggap ngayong araw. Na kayo po ay tumitingin hindi sa aming panlabas na itsura, kundi po sa nilalaman ng aming mga puso. Nawa sa pagtanaw at pagtulong po namin sa aming mga kapwa, ay matutunan din po namin bumase, hindi po sa panlabas na anyo, kundi po sa kung ano ang nararamdaman ng aming mga puso. At ito po ang aming panalangin. Patuloy niyo pong ingatan ang bawat isa, ganun na rin po ang aming mga pamilya. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hanggang sa muli mga bata, paalam!